Sige, ito na mga sangkay. Dalawang kutsara pa. Tirahin na natin to. First bite sa inyo. Una, muna. Bago bite, higop muna. Yun. First higop. Yun pa din yung pinakamalapit. Grabe, native. Daw ko no. Texas. Texas? Native to. Huwag mo sabihin Texas. Pag may ganito mga sangkay, halos alam nyo na, nahuhulaan nyo na kung ano mangyayari. Tama kayo mga sangkay, ayan na nga, halos nahubaran na lahat, ganun sila kabibilis. Pagdating sa ganitong sitwasyon, hindi sila nagsasayang ng panahon. Diyan mo sila maasahan, nakita mo na, ang linis na, hubad na hubad na, ilang sandali na lang mapapakinabangan na. Napakabilis ng pangyayari, para bang nagmamadali itong mga kasama ko. Pira-piraso na kaagad, alam ko na. Higop na siguro itong mga to. Malamig kasi ang panahon ngayon. Hindi naman po pwede na walang panghalo yan. Nagkayas na tayo ng sibuyas. Abay balak pa yata isali yung plastik eh. Sinunod na rin natin ng luya, pampatanggal lansa. Hiniwa-hiwa lang yan ng manipis para madaling manuot yung kanyang anghang. Iba siyempre mga sangkay, kapag ka may luya, ang ating tinolang manok. Napakasarap higupin ng sabaw. At sabi pa nga nila, ang luya daw ay pampaganda para ito ng boses. Abay magkakaalaman kung totoo. At ito na nga mga sangkay, kompleto na ang ating mga pampalasa. Meron tayong sili, meron tayong sibuyas, bawang, syempre hindi mawawala ang luya. Ayan, okay na, pwede na. Siguradong malasa ang sabaw nito mga sangkay. At syempre mga sangkay, maggigisa muna tayo. Ilagay na natin agad yung ating bawang. Pinitpit na bawang yan mga sangkay. Isusunod natin ang ating luya. Ito yung luya, kapag ka nagisa na yan, lalabas na rin ang kanyang aroma. Mabango na rin yan. Isusunod natin ang sibuyas bumbay, para mga may kilikili na. Ganun talaga, hindi mayayasan. Haluin lang ng maigi para lumabas yung kanyang aroma. At yun, ilalagay na natin ang karne. Yan ang pagkakaguluhan ng lahat, maya-maya lamang. Kasi mga sangkay, itong aking mga kasamahan, hindi lamang sa pagluluto at pagkakatay natin maaasahan mga ito. Magagaling din to pagdating sa kainan. Yan pa ba? Pero haluin muna natin para manuot yung lasa ng ating mga sangkap, yung ating tagaluto. Nang galing pa yan ng Samarliti. Ayun, wow! Halo-halo. Para naghahalo lang ng siminto. Sanay na eh. Pakiramdam ko, tirador to ng mga galang manok dun sa probinsya. At syempre, sasabawan natin yan ng malinis na water mula pa sa Pasig River. Hahaloin natin ulit yan. Amoy na amoy ko na. Natatakam na talaga ako. Sigurado mamaya, paramihan kami nito ng higop ng aking mga kasama. Hindi naman siguro aabot sa puntong magkakaagawan pa. At medyo marami-rami naman to. Hindi na nakatiis, pati sili inagapan na. Nilaglag na kaagad. Parang kulang pa. Dagdagan pa nga natin ng malinis ulit na water na mula na naman ulit sa Pasig River. Budburan ng asin. Yung katamtaman lang. Lagyan natin ng paminta. Isang paminta ulit. At syempre, ito ang pinakakaabangan ng lahat. Ang sikretong pampalasa. Alam mo na, minadjik lang. Inalog pa ng kunti. At ayun, tatakpan na yan. Sisiguraduhin yan na walang singaw. Ginamitan na ng pressure cooker para mapabilis lang. At dahil nga pressure cooker ang ginamit natin, ayan, malambot na, pero hindi na namin tinudong palambutin. Mas maganda syempre yung medyo lumalaban-laban. Eto na nga, tapos na siya. Masusubukan na natin, matitikman na natin yung kanina pa nating inaasam-asam na sabaw o tinulang manok. Naku po, napakasarap. Dito na natin mahuhusgahan kung talagang panalo ang tagaluto natin galing pa ng Samarliti. Eto na nga, ayan ang ating mga tropa. Abang na, nagkikintuhan pa, nagbubulahan pa. Sa tuwing magkikita-kita, ganun pa rin naman ang kwentuhan mula pagkabata. Walang pagbabago. Ewan ko ba, ganun talaga siguro. Sa tuwing magkikita-kita, walang ibang usapan kundi yung kabulastugan noon pa ng mga kabataan. Pero masaya naman. So, ayan mga sangkay, sinimulan na nilang higupin. Nagngat-ngat pa. Humigop din yung aking kumpare. Sarap na sarap sila mga sangkay. Ano ba naman? Iyan ay bibihira mabilis sa palingki. Kasi mga sangkay, kung sakali man makakakita ko ng ganito, mas pipiliin ko na lang yan. Yan ang bilhin ko. At syempre mga sangkay, hindi ako magpapahuli dyan. Dalawang kutsara pa. Tirahin na natin to. First bite sa inyo. Una, muna. Bago bite, higop mo. Oh my God!
or sigop. Wow! Yes, sarap. Yun. Yun pa din yung pinakamalapit. Grabe, native. Native daw ko, no? Texas. Texas? Native to? Yeah. Huwag mo sabihin Texas. Para sa inyo. Hindi ko lang napahabot, ito yung susunog. Grabe guys, ang sarap. Tama eh. Malambot pala yun. Malambot, malambot na. Ha? Sarap. Sanin pwede. Oh,